So ano pa, ano part, attorney, city attorney bang title mo o city legal officer? Parehas lang po yun, Sir Alvin. City legal officer or city attorney. Pero sa so, batas po, ito po ay city legal officer. Ayun. Legal so anong officer. Favorite elective niyo, attorney? Elective? Saan po? Sa law school po ba? College, sa college. Nag-Latin po ako. Nag-Latin ako nung kolehiyo. Wow, partner! Latin! Oh, my God! Iba to, Latin. Oh. So, marunong ka na mag-Latin ngayon? Oo. Hindi na po, kasi kolehiyo po ako, 1990s pa po. So, nakalimutan ko na kasi patay na lingwahe na po yun nung aking inaral. And kailangan din po kasi siya sa law school na units. Opo. Kaya nagustuhan ko na rin po kasi dito po kasi nang gagaling nyo. Parang derivative language yan ng lahat po ng mga... So, kasi meron nga partner sa batas, may mga Latin na mga ano... mga salita. Mga, oo, salita. Christianarum. Oo, yung mga ganyan. Sa dulo, no? Sine qua non, mga ganyan. Diba? Latin ba yun, attorney? Parang di man Latin. Latin po yun. Law term din po siya. No? Na indispensable po ang ibig sabihin. Oh, ganun okay, pala. Galing mo partner ha. Siguro kumuha ka rin ng Latin. Ano? Latin dances. Ang kinuha ko. Lambada. Aray ko. Pero attorney, hindi po yan ang pag-uusapan natin. Ha? Pang bukas lang po natin yan. Hingi po kami ng reaction sa inyo. Paano na TRO? Yung ating no contact apprehension program. So simula bukas po, wala na po muna yan. Well, Sir Alvin, in deference po sa ating kataas-taasong hukuman, no, sinabi na po at nagbigay na po ako ng abiso sa ating Quezon City local government na kahit kanina po naginsak na po tayo na pahintuin po no, ang implementasyon ng ating NCAP program dito sa Quezon City. Okay. Kapag sinabi po, oo, okay. So nabigyan ng tamang abiso na po ang lahat ng dapat bigyan ng abiso. Pero linawin lang po natin, Panyero, kapag sinabi po ng Korte Suprema na TRO ang NCAP ninyo, ibig sabihin non-contact apprehension policy. Pero ang on the ground na panghuhuli ninyo, tuloy. Tama? Tama po yun, Ma'am Doris. So we will just revert back doon po sa lumang pagpapatupad ng patas traffic o kung saan may traffic enforcer po na puposti at manguhuli kung sakali mang meron po tayo mga traffic violators. Oo. Baka akalain lang partner kasi ng ating mga nanonood nakikinig na wala namang huhuli. Pwede na akong lumabas kahit na coding ako bukas or whatever. So hindi po. Tuloy pa rin po. Kaya lang on the ground po kayo huhulihin. Ang hindi lang gagana yung mga CCTV nila. Yun. Mm-hmm. So anong gagawin po natin sa mga CCTV? Binadjetan po natin yan. Sayang naman po. Mm-hmm. Well, sa panig po ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, yung ating NCAP program sa dito sa lugar natin ay ano po siya, PPP. Ibig sabihin meron pong service provider na gumastos po para ma-install yan. So wala pong gastos yung gobyerno dito sa NCAP program. Okay. So magagamit naman siya for monitoring purposes na lang? Maaari po. Yes po. Tsaka hindi pa kikita yung partner nyo? Di ba PPP ngayon, dapat kumita siya. Paano yan? Hindi na siya kikita. Well, sa kanyang panig siguro mas maganda mo siya sumagot. Pero ganun na nga po magiging resulta pag tinitingnan natin dahil wala na po yung programa. So tigil po yung ano. Yung kanilang share no sa doon sa mga multa or fines. Pero may pag-asa pa rin kasi TRO pa lang naman na ito, temporary. Magkakaroon pa ng hearing next year. So pwede pa rin, tama? Tama po 'yun, Ma'am Doris. So medyo mahaba-haba yung aming panahon para mag-aral, pero kami po ay nakatakda no na humarap sa Korte Suprema sa January 24, 2023. Okay. Upang 5 months yun, attorney. Grabe. Oral arguments po. Oral arguments. Ninyo, 5 months yun. Eh kanina nabanggit natin sa umpisa na parang peculiar siya. Pero talaga palang pwedeng gawin ng Korte Suprema yun ano, na ngayon niya ititiyar o tas ang hearing after 5 months pa. Mm-hmm. Well, nakalagay po sa batas, no, pag ang Supreme Court po ang nag-i-issue ng TRO, it means that it is effective unless they order otherwise. Ibig sabihin po, hanggat wala pong direktiba o order mula sa Korte Suprema na nagsasabi na tigil na i-lift na natin yung TRO, hindi po siya malilift. Hanggat pending po yung kaso. So maaari naman po na mag-motion siguro yung mga ibang parties no, doon sa kaso na kung pwede i-lift. Pero ano po yan, basta Supreme Court po ang nag-issue, indefinite po yan hanggat hindi po nila sinasabing i-lift po. So is that our next move? Yan ba yung next move ng Quezon City to have it lifted?
Hindi po, kasi actually in this doon po sa dalawang petition na minention po ng Supreme Court ano, that one is yung transport groups na nag kumikwestiyon no, sa constitutionality ng mga ordinansa at mga batas no ukol sa NCAP. Yung pangalawa po yung kay Attorney Paa, which only concerns the City of Manila. Yung Quezon City po medyo minimal lang po kasi yung aming ano diyan parang kumbaga participation because yung NCAP sa QC ay ano lang po 1.5 months pa lang in-implement at mga 5 o 6 na camera lamang no. So kaya nga po as a gesture of good faith na para po pabulaan na no yung mga maling akala tungkol sa NCAP. Kami po ay susunod po agad kahit na wala pa po kaming kopya ng TRO na inisyo pa rin. Ibig sabihin, you're not going to initiate something that will lift it. Hindi kayo mag-apila doon, oy paki-lift naman Mr. ano Supreme Court. Hindi niyo gagawin 'yon. Hayaan niyo na lang. Well, sa ano po, sa panig ko ng Quezon City kasi nung kami po ay nakatanggap ng order to file comment August 22. Subalit yung order to file comment po wala po kasing copy ng petition. So hindi po kami naka-file ng comment. So marahil sa pagkonsidera no ng Supreme Court na wala po pa kong comment yung QC, hindi po narinig yung aming panig. So isa po 'yun sa legal options in short na maaari rin po kami mag-move. Depende po 'yun, hindi po kasi namin alam kung ano po yung laman no ng petition dahil wala po kami kopya. Ah, okay. So in as far as the appeal is concerned, wala pa kayong decision whether or not to appeal it. Opo, siguro safe to say na lang po na everything is on the table right now. All legal options naman po, we will discuss naman po sa aming departamento. So in the meantime, yung mga signages po na nakakalat sa buong Quezon City na in effect yung NCAP, will you put it down? Paano po ang gagawin natin dyan? Well, considering na 5 buwan din, oh, we will discuss that tomorrow. Pero we are not looking that far naman po na mapatigil yung NCAP in totality or it be declared unconstitutional kasi naniniwala naman po kami dun sa legalidad no at saka yung pagiging akma ng programa para po sa ating constituency dito sa QC. Last na lang partner bago natin paulan sa Atty. Ninyo. Sa palagay mo Atty. Ninyo, sino ang talo rito sa TRO na ito? Natalo ba ang general public dito? O paano ba? Siguro para magkaroon po ng konteksto, no? Ang data po namin ngayon doon po sa aming 1.5 months ng operations po, nagkaroon po ng 93% no? ng decrease in traffic violations. Tapos sa yun po, may basehan po tayo. So ang nangyari po, ibig sabihin, pwede nating sabihin pala na naging mas ligtas, no? At naging mas disiplinado. Yung kalsada natin naging ligtas, yung ating mga drivers kahit papano naging disiplinado. So sa tingin ko hindi naman siguro talo no because ang sabi nga nila kailangan pag-aralan pero ang posisyon naman po ng lokal na pamahalaan dito is just like any other program kailangan mo munang i-implementa o isatupad doon mo makikita po kasi para ma-fine tune mo po kung saan mali. And as far as Quezon City is concerned naman po the data will show na malaki po ang benepisyo ng NCAP sa Quezon City in terms of discipline yung pagbaba po ng violations and it will translate into a more safer road. And, pero ang epekto po nito sa traffic, naibsan ba ng konti ang traffic kung disiplinado po ang mga ang mga motorista? Sabi nyo kasi bumaba, di ba, yung incidents ng violations. So, meron ba epekto din sa traffic, daloy ng traffic? Dapat po magkaroon ng epekto pero in ano po kasi siguro sa traffic po kasi we have to consider also the volume. It's more complex no yung solution sa traffic because it has been a perennial problem. Pero when it comes nga po doon sa paghuli no or pananatiling ligtas ng ating mga kalsada, nakatulong po siya kasi sa Quezon City po kasi isang 2 taon pong proseso ang dinaanan nito and it was during the COVID height ng pandemic. So isinalang-alang din natin yung traffic enforcers na nasa lansangan. So at the same time, yung pagmadaling araw po no na wala pong traffic enforcers, may mga lasing po tayo diyan na nagiging sanhi din po ng mga aksidente. So in that regard po no, nakatulong po talaga siya. That is our position. Last na lang ako partner. Bakit kaya sa palagay nyo, sumunod sila doon sa batas? Sila ba'y natakot doon sa multa? Magkano ba yung multa, attorney? Well, depende po sa violations. Pero ang madalas pong inaangal siguro yung 2,000 for the first offense. Kunyari kung beating the red light. Pero alam niyo po kasi yung mga multa na yan, hindi naman po hinugot lang yan kung saan-saan. Kung camera po yan o traffic enforcer ang manghuhuli, ganun din po ang multa. Wala naman po siyang epekto. Ang mindset lang siguro dapat natin isa alang-alang pag alis natin ng bahay,
kailangan ng ano, susunod tayo sa batas para wala po tayong bayaran. Parang ganoon po. No? Yan okay. po sana yung maging mindset. Really, thank you ha. Maraming salamat ha. So, salamat, Panyero. Yes, Panyero. Apo, mag-usap tayo in Latin ha, para ma-ano, ma-sharpen natin. Oo, mag-aaral ako ng Latin. Oo, sige, sige. Apo, re-reviewin po natin yan. Dura, parang Duralex and Lex. Pyrex. Duralex and Rex. Pyrex. Yun ang thank you, Torni. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Alvin. Maraming salamat, Ma'am Doris, sa lahat po ng tagapanood at tagapakinig ninyo. Maraming salamat. Thank you po. Ingat po lagi. Orlando Mino Casimiro, ang city attorney ng Quezon City. Attorney, maraming salamat. Pardon, tama-tama, yeah. Quezon City yan, di ba? Manila na sa linya din. Si Attorney Princess Abante, ang tagapagsalita and communication said ng Office of the Mayor ng Manila City. Attorney Princess, magandang gabi po sa inyo. Good evening, okay, Panyera. Thank you po, Sir Alvin, Sir Ma'am Doris. Good evening po. Yes, okay, ma'am. Pa-thank you na rin din kay Mayor Lacuna for allowing me to speak. Ano po? Anong reaksyon ng Manila dito? Kasali kaya sa TRO yung inyong NCAP dyan? Para naman po sa lungsod na Maynila, handa naman po tayo sumunod sa order ng Supreme Court to suspend the implementation of the NCAP ordinance. At the moment, the mayor is now meeting with the concerned department para po ihanda rin po ang pagsasaayos ng pag-implement ng suspension order. At masiguro na kahit na suspended ang NCAP, ay tuloy-tuloy pa rin po yung mga magagandang nadulot ng NCAP sa daloy ng trapiko at dun sa pagpapatuloy ng mga gains na nakuha na ng lungsod na Maynila under the implementation of the NCAP ordinance in the past 3 years. Are you going to appeal the TRO? Ano po? I-appeal nyo ba yung TRO to have it lifted? Sa ngayon po, wala pong advice ang City Legal on the appeal, no. We are just still waiting to receive the actual resolution of the Supreme Court kung ano po ang magiging next step ng City Legal. Hindi pa po kami nakapag-usap on that. Okay. Pero simula bukas, wala na. Tatalim na. Kahit wala pa kayong kopya ng decision, stop na. Right now, nabigay po sa aking abiso ay ngayon po ay nakikipag-usap po si Mayora sa mga sa Traffic Bureau at sa mga departments involved to prepare us for the implementation of the suspension of the NCAP because of the TRO starting tomorrow. We expect that we will receive the actual resolution by tomorrow din po kasi. So effective immediately upon pero so immediately po ay titigil niyo na po ang panghuhuli through NCAP tomorrow yes. morning. As ordered by the Supreme Court po, yes, effective immediately po siya. Okay. So, attorney, kagaya rin po ba ng QC, meron po bang tinatawag na gains na nakuha itong NCAP implementation ninyo? Kailan niyo po ba sinimulan ito at ano po yung mga so-called gains na nakuha natin dito? Definitely po, merong mga gains kaming nakita no, throughout the years. I think, if I remember it correctly, the NCAP has been implemented for the past 3 years. I think late 2019 na-approve ata yung ordinance. So we started correct. Implementing uh-oh. Around 2020. Nakita namin almost half yung decrease ng mga violations on traffic sa lungsod ng Maynila. MMDA reports showed na yung decline ng mga traffic violations went down to about, I think, 47%. Even yung mga fatal and non-fatal accidents even went down higher than 50%. So, malaking drastic change po to for us. Especially, alam naman po natin, katulad din ng QC, mataas po ang trapiko ng Maynila at hindi naiiwasan ang mga violations and accidents in the city. But with the implementation of the NCAP, doon sa mga NCAP areas, nakita din talaga po yung pagbabago at improvement on traffic situation and motorist mindset around the area. Okay. So kung... Ang pwede, meron ka pa?
Hindi, yun lang ang mga katanungan ko. So pag-aaralan po niya pa nila talaga yung laman ng TRO, pero i-implement na nila bukas. Wala na munang hulihan through NCAP. Pero yun po ground na apprehension at hulihan, tuloy po yan. Yun. Yes po, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pag-enforce ng traffic rules in the city of Manila. Hindi nga lang through the NCAP ordinance, pero under our regular traffic rules, tuloy-tuloy pa rin po yan through our traffic enforcers now. Oo. Attorney, curious lang ako, partner. Last na lang ako. Sige lang. Kasi di ba merong mga penalty, may fine. Kaya kagaya sabi ni attorney ninyo, 2,000 daw ang first offense. Saan po napupunta yung mga yun, attorney? If I remember it correctly, merong, dahil ito similar to the model ng Quezon City, may PPP factor po dun kami. So, yung share ng City of Manila goes to the city coffers po lahat yan. Ang kagandahan, dahil very transparent and dahil everything is on camera, even payment done online, makakasiguro po na walang corruption na mapapasunod sa payment ng NCAP eh. Kasi diretso po yan sa coffers ng lungsod na Maynila. Okay. Sige, thank you, Tornia. Panyera, maraming salamat. Wala po nga naman, maraming salamat po, Sir Alvin and Ma'am Doris. Kaano nyo si Congressman Benny Abante? Ako po ang panganay Congressman Abante. Tatay niya si Congressman. Thank you, Princess. Maraming salamat. Thank you, Ma'am. Regards kay Mayor, ha? Oo. Ang tagapagsalita po at communications head ng Office of the Mayor. Actually, katext ko si Mayor Honey Parton. Nasa meeting nga raw siya. Sabi ko si attorney, Princess Abante na lang. Siya naman pala yung spokesperson. Correct. Nasa linya po natin si Attorney Chris Santo, Chris Saruca Jr. Siya po ang Director for MMDA. Siya rin po ang spokesperson at nasa legal department po siya ng MMDA. Attorney Chris, good evening po. Magandang gabi, Doris. Magandang gabi, Alvin. At sa inyo po mga tagapakinig. Magandang gabi po. Good evening po. Diyan po, umpisahan na natin, Attorney Chris. Ano po ang gagawin ng MMDA bukas? Tuloy o stop ang NCAP? Sa pagliliwanag po ng spokesperson ng Supreme Court na kasama po ang MMDA sa inisyong TRO ng ating Supreme Court, hindi na po magpapatupad ng no-contact apprehension simula po bukas ang MMDA hanggang po ma-resolve ng may finality po itong issue na ito. Okay, but in the meantime, kasi January 24 pa po ang isinet na oral arguments tungkol dito. Hindi po ba kayo, di ba partner, ang tanong mo kanina, hindi ba kayo gagawa ng inisyatiba para apila, para ma-lift po ito habang wala pa pong oral arguments, attorney? Sa kasalukuyan po, wala po kaming kopya noong actual na temporary restraining order na na-issue. Kumukuha po sana kami ng kopya para maliwanagan din po namin. Okay. Pero attorney, parang ano lang po pagka paglilinaw, yung no contact apprehension ng MMDA is different from the no contact apprehension of the LGU in the sense na magkaiba po ng penalty, ano po? Na tama po 'yun. Tsaka ang isang malaking pagkakaiba po is yung MMDA no contact apprehension, in-house po ang mga CCTVs namin at yung system. At may mga tao po talagang nagre-review noong mga footages ng CCTV bago po mag-issue ng violation on the NCAP. Kasi po, napag-usapan namin kanina, bago kami mag-commercial, halimbawa nahuli po ako ng no contact apprehension sa EDSA, halimbawa lang, bigla akong kumaliwa ng Quezon Avenue. Hindi, kaya Quezon City na po ako. Aba, nahuli ulit ako. Halimbawa, violation, walang plaka, nalaglag yung plaka ko for whatever reason. Diretso po ako Quezon Avenue, umabot akong Spanya. Dito tumawid na naman ito ako ng Maynila. Ang ibig po bang sabihin, tatlo ang maniningil sa akin kung pare-parehong may CCTV po yun? Opo, bago po na issue yung TRO, maaari hong mangyari yun dahil ang pagkakaintindi ko is artificial intelligence po ang ginagamit ng LGU. So dahil may TRO na nga po, wala po munang magpapatupad niyan sa lahat. Oo. Pero, so ganun nga, partner. Oo. Talagang tatlo nga. Tapos saka mo i-co-contest. Oo, yung sa adjudication. Oo.
Opo, sa MMDA po meron tayong tinatawag na Traffic Adjudication Division. So kung hindi po sang-ayon yung ating na-issuehan ng Notice of Violation for NCAP, pwede po siyang dumulog doon at maghain ng reklamo po at protesta. Oo, pero yun, as far as... coordinated, kung hindi nga sila parang consolidated yung kanilang datos at yung kanilang sistema, eh separate violation nga po yun, hindi po ba? Patong-patong. Tama po yun, dahil iba po yung basihan ng MMDA at iba po rin naman po yung ordinansa on NCAP ng mga local bago po nagkaroon ng TRO. Eh partner, doon papasok yung ano, yung yung position naman ng mga nag-apply ng fourth-year petition. Kasi mamumulubing eh, inamin mismo ni Attorney Saruka na pwede talagang mangyari yun. Eh can you imagine kung jeepney driver yun, nahulog yung plaka niya, nadumaan siya ng EDSA, tumawid ng Quezon Avenue, pumunta ng Espanya. Kasi kasi tumatawid sila ng EDSA, di ba? Sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue, ang biyahe niya papuntang Litex halimbawa, o dulo niya, Quiapo. Pwede talaga sumamumulubi siya ngayon kung tatlo-tatlo po yun, attorney. Opo, yun yung nga po yung nililiwanag dito nga Supreme Court petition natin kung paano po ma-harmonize sa mga iba-ibang versions po ng NCAP. Ah, so you also agree that there is a need to harmonize, attorney? Eh, yun po ang hinihiling ng mga petitioners na sana po medyo magkakahawig yung NCAP at medyo pareho din daw po yung halaga ng mga fines na pinapataw. Opo, opo. Pero, attorney, tama po ba yung pagkakaintindi ko? Doon po sa inilabas na briefer ng Korte Suprema ngayon, parang summary or statement ng Supreme Court doon sa kanilang TRO, nakasaad doon na ang naging basihan ng mga NCAP, ng mga LGU, ay ang resolution number ewan-ewan ng MMDA. Tama po ba? Eh so kung ganun pala ang kanilang basihan, bakit nga po hindi antimano bago sila nagpatupad ng kanilang NCAP ay harmonize na sa MMDA? Opo. Eh, yun, kagaya nga po na nabanggit ko kanina, kailangan pa po namin makita yung actual na temporary restraining order na na-issue po para maliwanagan din po namin. Opo, opo. Pero at the onset, kayo po ba ay ang inyong posisyon ay tama lang na i-implement po natin itong NCAP? Because from what we heard from Manila and Quezon City, may mga gains naman po na nakuha ang mga ito doon nung nagpatupad sila ng NCAP. Sa experience naman po ng MMDA, naging magandang tool din po itong no contact apprehension natin. Pero dahil nga po may inisyo ng TRO at Supreme Court, at niliwanag na pong kasama po ang MMDA sa sakop nito, ay tutupad po tayo, susunod po tayo sa sinasabing TRO. Opo, opo. Yung ano po ang pwede nating ma-cite na naging, kumbaga, advantage ng pagpapatupad ng NCAP? Kabuluhan. Kabuluhan, oo. Saysay. Unang-una po dyan, nagkaroon po tayo ng behavior shift sa ating mga motorista dahil naging conscious nga po silang meron ng no physical contact apprehension. So, nag-iingat na po sila dahil may mga CCTV cameras nga po all over Metro Manila. Number two ho, nakadagdag din po ito bilang force multiplier sa ating mga traffic enforcers on the ground dahil 24/7 po ang function nito mga CCTV na to. So hindi po kagaya ng mga enforcers natin na kailangan mag-break at may mga shifting pa po. So kadugtong din po nun, napaganda rin po yung ating apprehension at the same time, kumanda rin po ang collection ng mga fines dahil marami nga pong nahuhuli. Okay, okay. Saan po napupunta yung mga fines na nakokolekta? Pupunta po yan doon sa MMDA po dahil doon po sila magbabayad ng kanilang mga karampatang fines. Opo, pero ano po ang para saan po gagamitin yung mga nakukuhang bayad o yung mga mga fines na yan? Hindi ko na po alam yung eksaktong pinaglalaanan ng nakokolekta ng fines sa finance department na po namin yun. Ah, okay, okay. Partner? Thank you, attorney. Maraming salamat po sa oras nyo, attorney Saruka. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Thank you po. Ay, taga lang, isa na lang. Iklaro ko lang. Iklaro ko lang. Tanong ko lang din kanina sa QC tsaka sa Manila. Ano pa ba siya? Attorney? Yes, ma'am. Go ahead. Ayan. O, pahabol lang. Sabi nyo, wala nang NCAP bukas, pero lahat ng enforcers nyo nasa ground bukas, manghuhuli pa rin.
Opo, opo. Ang na-TRO naman po is the no contact apprehension. So yung pong physical apprehension po natin tuloy po yan on the ground through our traffic enforcers. All right. Maraming salamat, Panyero. Thank you po. Maraming salamat din po. Thank you.